binati ko na po sa tatlong atipong tarot card. Ito po ay number 1, yellow crystal. Number 2, red crystal. Number 3, green crystal. Pumili na lamang po kayo kung anong crystal po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, yellow crystal. Sinasabi po dito na ating tarot card na may paparating daw po kayo na pera, number 1. Sinasabi po dito na kayo daw po ay mahilig mangarap. Sinasabi po dito na bagamat parang kapag daw kayo ay sinuswerte, parang nagkakaroon lagi daw ng balakid. Sabi po dito ay huwag daw po kayo mag-alala dahil hindi naman daw laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Parang sa ngayon ay may problema katungkol sa buhay, pag-ibig at pera. Kailangan nyo daw po ng spiritual guide at huwag makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Kayo daw po ay may bigla ang swerteng darating na maaaring yumaman pa daw po kayo, number 1. Sinasabi po dito na maaaring kayo daw po ay magtatagumpay sa buhay at fighter na tao. Bagamat sa ngayon ay maaaring meron kang pasanin, parang meron kayong obligasyon or meron kayong pinapasa na kasalukuyan na problema na gustong-gusto nyo nang masolusyunan or gustong-gusto nyo nang bitawan ang problemang ito. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay fighter na tao at matalinong tao. Kayo daw po ay masipag na tao. Sinasabi rin po dito na maaaring meron kang sisimulang negosyo at magtatagumpay ka sa inyong sisimulan or kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, maaaring ikaw daw po ay matatanggap sa trabaho. Sinasabi rin po dito na parang magkakaroon ng bigla ang kasalang magaganap sa inyong pamilya. Sinasabi rin po dito na meron kang hindi inaasahang pera na paparating. Sinasabi din po dito na parang nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong daw pong karelasyon. Sinasabi rin po dito na yayaman daw po kayo, number 1. Sabi po dito, bagamat nadaan ka sa pagsubok pero pag binigla ka ng tadhana ay maring hindi ka naman maniwala sa mga nagaganap dahil kayo daw po ay magtatagumpay sa buhay at may kasaganahan paparating. Kayo ay fighter na tao at masipag na tao at wala daw po imposible sa inyo. Basta kayo daw po ay kailangan ng spiritual guide at huwag ka makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po number 2 ay napakasipag na tao. Sinasabi rin po dito na kayo ay may magandang kapalaran nag-iintay. Bagamat sa ngayon, parang nagsabay-sabay ang mga pagsubok daw po ninyo. Parang meron kayong kailangan bayaran na siyang inaalala nyo sa kasalukuyan. Sabi po dito ay may paparating kang pera. Kayo daw po ay may magandang balita na mapaparating sa pera. May okasyon na paparating at pagtitipon-tipon ng isang pamilya at isang masayang pamilya ang maaaring maganap. Sinasabi rin po dito na bagamat kayo ng inyong karelasyon ay parang nagkakaroon ng selosan na nagagana. Parang meron kayong kinaseselosan dahil ang inyo daw pong karelasyon ay malapit sa tukso. Sinasabi rin po dito na matalinong tao daw po kayo at kayo daw po ay masayahin. Bagamat marunong kayong magdala, parang marunong kayong magbalance ng sitwasyon dahil parang kahit kayo ay selos na, hindi nyo daw po ito napapahalata. Pero sabi po dito, pag minsan ay parang sa sobrang galit na daw po ninyo, ay parang yun, nagkakaroon ng mga pag-aaway. Pero kung pagdating daw po sa mga pagbabalance ng sitwasyon, marunong daw po kayo. Sabi po dito ay napakasipag ninyong tao at marami daw kayong mga pangarap sa buhay. Marami mga magagandang oportunidad ang darating daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na maaaring may darating din na balita na parang ikaiinat ng inyo pong ulo. Maaaring ito po ay tungkol sa inyo pong karelasyon. Sinasabi rin po dito na may blessing in disguise na darating sa inyo na hindi nyo akalain na ikapagpapabago ng takbo ng inyong pamumuhay. Sinasabi rin dito na parang meron kang inaasahan tao na tutulong sa inyo pero parang hindi kayo matutulungan kasi parang ang taong ito ay pamilyado na rin. Parang huwag kayo masyado daw mag-expect dahil parang mabibigulan din kayo. Parang meron kayong masyadong inaasahan pero parang hindi ganun na magaganap. Kaya sabi po dito, magtatagumpay ka naman sa sarili daw po ninyo at parang may darating sa inyong swerte na ikapagpababago nga po ng takbo ng inyong pamumuhay. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Marami daw po mga magagandang oportunidad ang nakalampas daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na kayo ay fighter na tao at may magandang kapalaran naghihintay. Sinasabi rin po dito na may perang paparating na hindi nyo akalain.
Yan sabi rin po dito na parang maging aware ka dahil parang may pagtatalo na magaganap. Yan sabi rin po dito na matalinong tao ka daw po kayo. Kayo daw po ay malakas ang kumpiyansa sa inyong sarili. Marami mga magagandang oportunidad ang darating. Ingatan nyo lamang daw po ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman. Yan sabi rin po dito na may manliligaw na paparating sa mga single na nakapili nito at maaaring tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Maaaring malalapit ka lamang sa mga chismoso-chismosa at huwag nyo na lang itong papansinin. Huwag nyo hindahin daw po kung ano man ang inyong mga maririnig dahil maaaring ikalungkot nyo po ito or ika-stress at maaaring mauwi pa ito sa depression. Yan sabi rin po dito na may darating na balita na parang malulungkot kayo sa balitang ito, pero sabi po dito, Wheel of Fortune, pagbabago ng inyong buhay, soon ay magandang pagbabago. Makakaisip kayo ng mga pamamaraan para kayo ay magtatagumpay sa inyong pudo buhay. Yan sabi rin po dito na napakarami mga magagandang oportunidad ang darating sa inyo soon. Matalinong kang tao at napakasipag yung tao. Basta huwag nyo lang papababayaan daw po ang inyong kalusugan. Marami rin kayong mga pinanghihinayangan na sandali dahil parang maraming mga nakalampas daw po sa inyo. Ibig sabihin, pag nakalampas, hindi talaga ito para sa inyo. Kaya huwag nyo pang hinayangan. Humanda na lamang po kayo sa mga magagandang oportunidad na darating daw po sa inyo daw pong buhay. Yayaman pa daw po kayo. Huwag daw po kayong mag-alala. Huwag kayong panghinaan ng loob. Yan ang kapalaran ng ayan po ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Ang aking pong pagbabasaan ng tarot card ay gabay lamang. Kung ako po yung mga nabanggit na hindi kagandahan, maaaring ito po yung inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay i-welcome po natin. Salamat po!